Pinaigting na simula ngayong araw ang kampanya ng MMDA kontra jaywalking o hindi tamang pagtawid sa kalsada. Ang mga nahuli pinagmulta ng 200 piso. Mula sa Quezon City, may ulat on the spot, Steve Dailisan. Steve? Maris, mahigit 100 na nga ang nahuli ng MMDA sa kanilang mas pinaigting na kampanya laban sa jaywalking simula ngayong araw. Yung lahat ng mga nahuling lumabag, Maris, kay kaagad na pinatawan ng kakulang parusa at pinagmulta para raw magtanda. Mga men in red, traffic enforcer na may bitbit na placard ang nanghuli sa intersection ng EDSA Ortigas. Walang lusot ang mga di tumawid sa tamang tawiran. Mula sa mga empleyadong nagmamadali, papasok ng trabaho. May mga galing ng probinsya at may mga senior citizen pang nahuli. Agad silang tinikita ng pedestrian violation at on the spot nila rin babayaran ang multa na nagkakahalaga ng 200 pesos. Ang mga walang pambayad, Maris, isinailalim sa Disaster Preparedness Seminar. Wala namang multa mga senior citizen, persons with disability at mga menor de edad, pero nilekturan din sila at pinaalalahanan na maaari nilang hingin ang tulong ng mga MMDA enforcer na napakalat sa kalsada para maalalayan sila sa pagtawid. Katwirang kasi ng ilang mga nakatatanda, hirap na yung kanilang tuhod para umakyat pa sa footbridge. Karamihan ng mga nahuli na katwirang mas madali raw makipagsapalaran kung sa mismong kalsada sila tatawid. Nahihirapan ako yung tuhod ko. Kaya tumatiming na lang ako. Pag wala nagdadaan, naka-stop dyan, hindi ako tumatawid. Pero hindi kayo natatakot mahagip ng mga sasakyan? Hindi. Kaya nagmamadali na ako kasi pagsakayan lang dito lang, mas madali yung daanan. Medyo hassle ba? medyo hassle. Pero ayon na mismo sa datos ng MMDA mula 2005 hanggang 2011, hindi bababa sa 15 road accidents kada araw dahil sa jaywalking. Kada taon naman halos 200 pedestrian ang namamatay dahil sa hindi paggamit ng tamang tawiran. Kaya nga mas pinalaki at pinarami pa ng MMDA ang kalang signage para di ikatwiran yung kakulangan sa babala. Katunayan sa mismong gitna ng intersection, ipinwesto na yung isang imahe na posibleng kahinatnan ng mga pasaway na pedestrian kapag nahagip ng sasakyan. Naglagay din ng mas makatawag pansin na imahe sa mga bakod, lalo't mahilig din daw mag-over the bakod ang mga nagmamadaling pedestrian. Makikiusap na rin daw ang MMDA sa mga driver ng public utility vehicles na huwag magbaba ng pasero kung saan-saan lang, lalo't nakakainganyo raw ito sa mga pedestrian na gumawa ng mali. Pinangangalagaan naman po natin sila, so hindi po dahilan na hindi nila alam. Maris, bukod nga dito sa Litex Road, ano, na kung saan tuloy-tuloy pa rin yung kampanya laban sa jaywalking ng MMDA, lalo pa at nako, marami mga estudyante yung nagagaling sa mga eskwelahan at tumatawid dun sa kabilang side, pinapayuhan sila na gamitin yung footbridge kahit daw medyo nakakapagod na umakyat, ito pa rin daw yung pinakaligtas na paraan para sila makatawid dun sa kabilang dulo. Bukod nga dito sa Litex Road, ay pinaigting din ang kampanya laban sa jaywalking sa may bahagi ng Ross Boulevard, sa Taft Avenue, at maging doon naman sa bahagi ng monumento, lalo't yung mga tinukoy kong areas na yan, Maris, dyan daw madalas nakakaroon ng aksidente, kumbaga nasasangkot sa aksidente yung mga pedestrian. Hindi na raw iaanunsyo pa ng MMDA kung saan yung magiging lokasyon pa nung kanilang mas pinaigting na kampanya para masurpresa rin daw yung mga mahuli at mapilitan sila at magtanda para hindi na nila maulit itong maling gawing ito, Maris. Steve, napansin ko dun sa video, may mga tauhan yung MMDA na nakaabang kung saan na tumawid dun sa bawal na tawiran yung mga pedestrian. Pero meron din bang mga nakaabang dun sa kabilang dulo kung saan magmumula naman yung mga pedestrian na yan? Yun nga, Maris, kanina, magkabilang dulo yon kung yung sa intersection kanina sa EDSA Ortigas. Ang nangyayari kasi kanina dito sa Litex Road, meron pa talagang tumatakbo. Yung kanina merong dalawa na pinilit habulin ng MMDA, ang kaso nga nakalusot na. So, mainam nga yan na talagang bantayan yung magkabilang end, ano, para nang sa gayon, kung tatawid doon sa kabila o kung magdadalawang isip siya, mahuhuli pa rin, Maris. Oo, tsaka bago pa man tumawid, di ba, maiwasan na sila. Tapos, matanong ko lang din na bukod ba doon sa pagmumulta ng 200 pesos, meron din ba silang mga seminar o may mga pagsasabihan din sila na kung ano yung mga dapat nilang gawin, yung mga advantage, yung mga peligro na kanilang pwedeng abutin. Kanina, Maris, may bit-bit na placard yung mga nanghuhuli, yung mga men in red na traffic enforcer. At doon nga sa placard na yun, nakalagay na no jaywalking. Sana raw yun magsilbi ng babala. Yung mismong pagkakahuli pa lamang sa kanila, magsilbi ng aral para hindi na nila ulitin itong pagtawid sa di tamang tawiran. Yung mga pinagsiseminar, Maris, yun yung mga walang pambayad na 200 pesos kasi kakailanganin mong bayaran ito ng on the spot, 200 pesos yun. Pero yung iba naman,
na walang pambayad, eh, sila yung sasailalim sa disaster preparedness seminar. Ang dulot nito sa kanila, eh, medyo abala lang talaga, lalo na kung sila ay nagmamadali. Alright, maraming salamat, Steve Dailisan.